Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon pong 29 ng Agosto ay ipinagdiriwang ang paggunita sa pagpapakasakit ni San Juan Bautista, ang tagapagbinyag, isang martir. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio at sa mga banal para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, para din sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Natatanging panalangin para sa mga lagi nating kasama tuwing misa ng alas 7 ng umaga, ang nakikinig sa 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga karatig lalawigan, at panalangin din para sa lahat ng ating mga kababayang OFW sa bansang Hong Kong. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa pagkasilang at pagkamatay, ang iyong anak ay pinangunahan ni San Juan Bautista. Ang kanyang pagpapakasakit para sa matapat mong katotohanan, at ang kanyang pagsisikap na sundin ang loob mong makatarungan, ay aminawan dibdib ang mapanindigan sa pananalig sa iyong aral, sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon,
Magpakatatag ka, humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iniuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lunsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi kanila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay, maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong banal at matuwid kaya't ipinagsasanggalang niya.
Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at mga pangunahing mamamayan sa Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihingin ko?" Ang ulo ni Juan Bautista sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista." Sabi niya, labis na nalungkot ang hari. Ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyo ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Uli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Hanggang saan po ang kaya mong panindigan sa buhay? Marami sa atin, mga minamahal, may kanya-kanyang mga prinsipyo sa buhay. May mga gawain na hindi mabali-bali dahil alam mong may prinsipyo ka at may gusto kang panindigan. Normally, ang mga tatay, matataas ang paninindigan pagdating sa buhay. Pero hanggang saan ang kaya mong panindigan? Si Herodes, sa mabuting balita ngayon, nabali ang kanyang paninindigan dahil sa sasabihin ng ibang tao. At marami rin pagkakataon sa ating buhay, minsan nababali natin ang ating mga gustong panindigan at mga prinsipyo dahil sa sasabihin ng ibang tao. Anong sasabihin ng aking mga kapitbahay? Nakakahiya sa aking mga kaibigan? Paano ako tatanggapin ng aking pamilya? Kaya naman, nagkakaroon ng mga maling desisyon. Nagkakaroon ng mga pagkakasala at maling gawain. Dahil ang iniisip natin, anong sasabihin ng iba? Pero naisip po ba natin, anong sasabihin ng Diyos sa mga kaya mong gawin? Minsan ang paninindigan sa buhay nababali ng mga kayang sabihin ng ibang tao. Nahihiya, naiinggit, natatakot. Pero pagdating sa Diyos, anong kaya mong panindigan? Si Juan Bautista, hanggang sa huli ng kanyang buhay, kaya niyang panindigan ang katotohanan. Sa mabuting balita ngayon, wala naman kayong maririnig tungkol kay Jesus. Ito'y tungkol kay Juan Bautista. Pero ang pinaninindigan ni Juan Bautista, ang katotohanan. At si Jesus, ang nag-iisang katotohanan na dapat nating saksihan. Sabi po ng Aral Batanggenyo, number 425, ang lokal na katisismo dito sa atin, ang pagsaksi ay pagsasabuhay
ng katotohanang naririnig at nauunawaan. Ang pagsaksi ay pagsasabuhay ng iyong pinaninindigan. Saan ka kayang dalhin ang iyong paninindigan sa Diyos? Si Juan Bautista, kaya niyang ialay ang kanyang buhay para sa Diyos. Si Herodes, nabali ang kanyang paninindigan dahil sa sasabihin ng ibang tao. May mga pagkakataong nagkakamali tayo ng desisyon. May mga pagkakataong mali tayo ng pinili. May mga pagkakataong dahil sa kapusukan, may mga mali tayong ginagawa sa buhay. Pero hanggang saan mo kayang panindigan ang mga bagay pag pinag-usapan ang katotohanan? Dahil mga minamahal, ang Diyos hindi nababali sa kanyang paninindigan. Kayang panindigan ng Diyos na mahal ka niya hanggang sa kanyang kamatayan. Pinatunayan na po na iyon ni Jesus nung ialay ang kanyang buhay para sa ating kasalanan. Tayo po, hanggang saan ka kayang manindigan para sa buhay? Hanggang saan mo kayang mahalin ang Diyos? Hanggang saan mo kayang ialang iyong buhay alang-alang sa pagmamahal sa Diyos? Hilingin natin sa banal na misang ito kay Jesus ang nag-iisang katotohanan. Inyo pong ibulong sa Kanya sa pagtanggap mamaya sa komunyon. Sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang buhay na naninindigan hanggang sa huli. Yung naninindigan sa tama at totoo. Yung naninindigan dahil sa pagmamahal. Maaring may mali akong desisyon, maaaring may mga pagkakasala ako at pagbagsak, pero hayaan mong manindigan ako lagi para sa katotohanan at tama. Kung saan sa bandang huli, paninindigan mo ako sa pagkakaloob sa akin ng buhay na walang hanggan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa basulo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ngayon ng mga alay, ipagkaloob mo ang tuwid na landas na ipinangaral ni San Juan sa ilang, at sa dugo niyang dumanak ay matapang niyang tinatakan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa Kanya'y manguna, ang tagapagbinyag na si San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang, siya'y iyong itinangi at sa ligaya ng marami siya'y naging sanhi.
Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propetay siya lang ang naghayag na narito ang korderong sa lahat ay magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap sa nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, bumay ka man. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa ulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kundi po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami, Yadya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpapailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw. Ako'y pastol noon sa'yo'y nag-alaga. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may mga sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na pakikinabang, ngayong ipinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan na tagapagpagbinyag na si San Juan, ipagkaloob mong sambahin namin ang inilalahad nitong buhay at ikagalak naming lalo ang pagganap nito araw-araw sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghe banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibigin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang palala. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring ingatan ang inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng simbahan, may makikita kayong mga QR code. Pakiscan po at pakilagay ng ilang hinihinging detalye tulong sa ating documentation program
upang maisaayos ang mga datos ng mga pilgrims at devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act ng 2012, iingatan namin ang inyong private information. Ang inyong support ay malaking bagay sa pagtatagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, ngayon pong darating na Sabado, ay bibisita sa atin dito ang mahal na Birhen ng Loreto, ang ina at reyna ng Sampaloc, Maynila at patrona ng mga bagyo at mga sakuna. Siya po'y mananatili dito hanggang 7 ng Setyembre pagkatapos ng misa ng alas 7 ng umaga. Kayo po'y inaanyayahang makiisa sa ating pang-araw-araw na gawain ng kanyang pagbisita. Salamat sa inyong lahat. Ang sunod nating misa mamayang alas 10 ng umaga, inaasahan namin inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po kayong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, laging manindigan sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.